kayong putan. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nanuba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian, kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang, kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiyas si Amos, bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Hoda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit, inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutosang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel.
Kaya, pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaak. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lunsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa paghat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig,
sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na ng iyong mga na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng mga ilang iskribang naroon, nilalapastanganan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. May dinala ka na ba kay Jesus? Minsan yun ang magandang tanong sa atin bilang mga Kristiyano. Madali tayong lumapit kay Jesus. Gusto nating lumapit kay Jesus. Pero minsan sa buhay mo, bago mo nakilala si Jesus, bago ka napunta ng Quiapo, may nagsabi sa'yo tungkol dito. May kaibigan ka, kamag-anak na sinama ka papunta rito at pinakilala ka sa Nazareno. Sa atin ng Ebanghelyo, may isang paralitiko po na dinala ng mga tao. Hindi kayang lumapit ng paralitiko, pero may mga kasama siya na sila ang lumapit sa kanya. Sila ang nagbitbit sa kanya. Isang maganda rin no, para sa atin bilang Kristiyano, hanapin yung mga tao na magbibitbit sa atin palapit sa Panginoon. Sila yung mga ilapit mo sa buhay mo. Yung alam mong ilalapit ka sa Panginoon o nilapit ka na sa Panginoon. Hindi yung taong ilalayo ka sa Panginoon. Yun ho yung medyo bawas-bawasan mo sa buhay mo. Hindi yung tao na lahat yata ng pangit sa mundo ay ibinibigay sa iyo. Dadaling ka pa sa kasalanan, sabihin, "Huwag ka na magsimba. Kain na lang tayo. Huwag ka na magsimba. Inuman na lang tayo. Huwag ka na magsimba. Sugal na lang tayo." Ito mga ganitong tao, asan ang bawas-bawasan natin sa buhay natin? Dahil nilalayo tayo sa Panginoon, at pag lumalayo tayo sa Panginoon, nawawalan tayo at tila lumalabo ang kabuluhan ng ating buhay, hindi po ba? Kung lumalayo tayo sa Panginoon, parang bakante yung buhay natin, parang may kulang. At sinusubukan nating hanapin ito sa iba't ibang bagay. Kaso nga lang, hinahanap natin yung pupuno ng kulang natin sa maling lugar. Pero alam naman natin at naranasan natin na kung ang Panginoon ang nakita natin sa buhay natin, yung tila ay kulang sa loob natin, napupuno at umaapaw pa. At siguro ito maganda rin pag sa atin bilang Kristiyano, na hayaan natin na ang Diyos ang pumuno ng ating buhay. Huwag nating isantabi ang Panginoon, siya ang piliin natin lagi. At piliin natin ang mga tao sa buhay natin na ilalapit tayo sa Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa atin. At maganda rin imbitasyon sa atin sa paglago natin sa pananampalataya na tayo din naman ay akayin ang kapwa natin palapit kay Jesus. Minsan, pangit kapag
yung taong nagdadasal pa at laging nasa simbahan, siya pa yung number one na chismosa sa magkakaibigan. Wala ho talagang lalapit kay Jesus niyan. Sasabihin ng taong yun, bakit kaya ganun siya? No? Dasal sa ng dasal, simba ng simba, di naman nagbabago, di naman bumabait, palaway pa. Ano bang meron sa simbahan? Di nga makapunta ron, nagiging ganyan pala. Sana yung ating pagkilala kay Jesus, paano tayo inilapit kay Jesus, ay magdulot din sa atin ng pagbabago ng puso at ng buhay. At pag-level up natin at paglago natin sa pananampalataya, tayo naman ang mag-akay ng iba palapit kay Jesus. Akayin natin sila sa pamamagitan ng ating pagsisikap na isabuhay ang ating pananampalataya. Hindi ba mas maganda kung ganito? Nasasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, tao sa paligid mo, bakit anong meron sa kanya? Simula nung nagsisimba na yan, hindi na siya chismosa. Bakit ganyan na siya? Simula nung nagsisimba na siya at naging deboto ng Nazareno, hindi na siya laging galit. Mahinahon na siya. Hindi na siya palaaway. Bakit ganun kaya siya? Simula nung naging deboto siya ng Nazareno, napunta sa Quiapo, kinakausap na kami, hindi na sa cellphone laging nakatingin. Ang tao na nakakakilala kay Jesus, nagbabago ang buhay. At sa pamamagitan ng pagbabagong buhay niya, naiaakay din niya ang kapwa niya palapit kay Jesus dahil nagiging saksi siya ng mabuting balita. At ito po sana ang ating nais. Ito din po ang hamon sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Na ang ating mga narinig, ang ating pinagnilayan sa loob ng simbahan, ay dalhin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating narinig at pinagnilayan sa simbahan, sana ay maging paraan din ng pag-akit natin sa iba na hindi pa nakakakilala kung sino ba talaga si Jesus. O marahil sa mga tumalikod na sa pagmamahal kay Jesus. Ang ating pagsasabuhay ng pananampalataya ang siyang paraan natin para sila ay akayin palapit kay Jesus. Tulad ng mga tao, inakay ang paralitiko palapit kay Jesus at siya ay gumaling. Nawa po tayo bilang mga Kristiyano at nagmamahal kay Jesus, akayin din ang kapwa natin palapit sa Diyos na nagpapatawad ng kasalanan at nagmamahal sa atin. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko, dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ng mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Ang ating itugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan, naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami.
Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa, sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong amang sa anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kami ngay iyong pinaging tapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mong wagas ang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan, kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat,
pinatawad mo ako. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
casa. Nuestro Padre Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.